lahat, 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 lahat. Kailangan linisin, linisin, linisin. Ayan, okay. So, close lang natin para natin yung hugasan. Paano papatuyuin sa ilalim ng aral? Medyo na late din ako ng pagtayo ng Christmas tree ko. Late ko din siya binaba. So ngayon pa lang ako nagbababa ng Christmas tree. I know you probably already got rid of your Christmas trees, stored them. So medyo late ito, but you can use my tips on storage after the holidays for next Christmas. O, diba? So papakita ko lang sa inyo paano ko inaayos lahat ng mga gamit ng Christmas tree after the holidays. So I hope you get some tips for your hashtag best life dahil kailangan maayos ang lahat. Watch and get the tips. Nating mga Christmas decor. Kaya, karan, ito ang kailangan ninyong gawin. Meron dapat kayong inventory para hindi nawawala at malalaman ninyo kung may mga nababasag. So here, from last year, it was 31 na ilaw. Pati ilaw, syempre, itatago nyo yan. Baka magamit pa next year, di ba? Nakaikot yan lahat, 31. Yung ribbon, 15. Ito ay 22. So, kompleto. Pinipicturan lang yan, piniprint. So, kompleto siya. Bili ba kayo? Importante po yan kasi kailangan alam ninyo kung ano ang binibili at kung ano ang dapat makita nyo ulit next year. Right? That's for my Christmas tree in this house. Meron pa akong ibang Christmas tree. Meron akong, ayan. One McKinley Christmas tree. Ayan. Oh, yan naman yung Christmas tree ko sa kabilang bahay. At ito naman ang Merville Christmas tree. Oh, di ba? So, bawat bahay may album ng mga Christmas decor. Okay ba? Ayan. Nababawasan na ang tree. Pero kita mo, binawasan na pero maganda pa rin siya, oh. I think we should take now the big balls, this one. Tanggalin na natin yan. Pero yan, kailangan talaga hugasan. So, dahan-dahan kasi huwag tayong makasira, makabasag pag nagtanggal tayo. So, that's why the way you put it in should be easy so that when you take it out, kahit secure, ay madali. Kasi mahirap makuha ang alikabok. Kasi this is plastic eh, oh. So, pwede naman siyang buhusan. And you just have to wait na ito matuyo because ang hirap naman siyang punasan, di ba? So, ganyan lang siya para matanggal lahat ng alikabok. And then you can already wrap it. What you'll need next is bubble wrap. Ito, best friend mo ito pagka nagra-wrap ka na ng storage for your Christmas decor because this will really protect your Christmas decor. All my Christmas decor, parang itong mga ganito. Delikado yan pagka hindi mo yan binalot isa-isa kasi mababali, mababasag, magagasgas yung paint. So this one has lasted me already 5 years and look how perfect it is because I wrap it well. So, ang armas mo, bubble wrap. Ito rin yung mga yung ginamit last year. Tinatago ko lahat yan. And then, when it's time to wrap them, I take them back again. Your scissors, you need that, and your masking tape. So, kukunin mo lang yan. Make sure hindi sobra. Kasi pag sobrang laki din ng bubble wrap mo, ang hirap din yung balutin, di ba? So, take two ends, like this. O, ganyan yan siya. Para tipid sa tape. Okay, ganon. And then, hindi siya kailangan perfect, okay? Because you're just trying to protect it anyway from bumping into each other. Ayan lang, para lang pagka nagkabanggaan sila, hindi masisira. Parang ito, natatanggal yung beads.
pagka nagkakabungguan siya. So I think that's enough, you know? Ganyan lang siya, oh. Now, how to store the ribbons? Yung ribbons na ito ay may wire. So, it's okay na mapisa because pwede mo naman siyang ayusin ulit once you're ready to use it again. So, I flatten this. Flat mo lang yan. Now, this, para hindi super flat, and because we want it, if nakaikot, iniikot ko siyang ganito. And then, lalagyan ko siya ng hairpin. So, pagka nilabas mo siya, hindi siya mahirap paikutin. Kasi pagka tinanggal mo yan, tadaan! Nakaikot na siya. Isasabit mo na lang, right? Ito naman yung isang magbabarkada. Okay, so ito, I also want them to be clean bago sila itago. So, may konting paligo si Doggy. Meron lang tubig sa lublob ng konti. And then, pupunasan na siya ng pranela. Unos lang, huwag masyadong kuskusin kasi baka masira naman yung paint. So, at least, tanggal lahat ng alikabok. Makikita mo yung alikabok na pupunta sa tubig. So, kung merong tela, i-avoid lang yung tela. Lublog. And, okay. So, lahat sila maliligo. I think the whole point is really to just make sure that everything is clean before you store them. Me-measure mo siya. Ganyan, para okay. So, palagay ko, kalahati talaga. Maganda kapag ang gunting mo ay bagong hasa. Ito medyo mapurol na. So, I put the bubbles inside. Ito yung outside para protektado siya. So, tamang-tama. Huwag masyadong malaki kasi sayang naman. And, ayan, komportable siya. Hindi naman kailangang sobrang-sobrang tape. You know why? Pag bubuksan na ninyo ito next year, nako, isusumpa ninyo pagka sobrang tape. So, ganyan lang. Maluwag lang para makahinga din siya. Okay? So, each piece is well cared for like this. Okay? And para pagka nagdikit-dikit sila, hindi siya masisira. Lahat kailangan punasan. Kayo rin, kasi pag hindi ko pinunasan, next year, makukonsumi lang kayo na everything you're unpacking is so dirty. And we don't want a dirty tree. Tsaka pagka maintained, hindi ka nagagastos. These are already investments of a lifetime. If you know how to take care of them. Again, bubble wrap, gunting, and tape. It really pays if you wrap everything. Kasi pag ito, gaano sila eh, magdidikit-dikit, magagasgas. So, it's really better to just wrap everything. Siguro mga ano, 3 days mo ito gagawin. Kasi hindi naman, kung wala kang time, di ba, dapat weekend mo siya talaga siya gagawin. See? So when it's all wrapped like this, you're secure na hindi siya masisira. Ito naman, hindi naman siya glass. Babasagin pa rin siya kasi it's a kind of hard plastic, so delikado din. Pero ito at least pwedeng basahin. So ito, papadaan lang sa gripo. So you put all of the cards, everything flat in an envelope. And then you seal it and, importante, mag-label! Kubaw. Kasi marami akong tree sa iba-ibang lugar. And payat na ulit ang Christmas tree kasi nawala na lahat ng pampataba. Nandun na sila lahat sa basurahan. Challenging ang pag-store ng ilaw. First of all, huwag niyong papatayin kasi kailangan makita ninyo kung umaandar pa kasi bakit pa kayo magtatago ng ilaw kung hindi na siya umaandar, right? So, para you see it well and make sure that iniikot na ninyo habang tinatanggal para hindi na siya magkabuhol-buhol, right? Hanapin yung mga dulo-dulo, yung mga connection and then iikutin na natin. Dapat hiwa-hiwalay ang pagrolyo ng lahat ng mga gumagana pa na Christmas lights. So, kanina this was lit, so you know if it's working or not. And then,
isa-isa siya in paper. Hindi pwede yung plastic, okay? Because baka matunaw, mainit yung paglagyan nyo, maghahalo yung mga plastic. So it has to be Manila paper or maybe dyaryo, and dito babalutin. So nandito na siya lahat, and then lahat ngayon ito ilalagay natin sa loob ng plastic. So where do I store everything? Everything is nakabalot na, o malinis na siya, diba? I prefer plastic kasi kung yan po'y karton lang, eh baka kainin ng daga or pagka nagtulo or something. Mahirap nang nasisira po kasi ang kahon eh. Kaya ako ay invested in plastic. Yung ganito yung may gulong para madali siyang mahila-hila and malaki siya. And then dapat mayroong label. Kubaw Christmas tree. Sa basurahan, yung tunay, and ito naman yung mga plastic. And itong plastic na ito, puno ito ng alikabok. So, the best way is lublob sa balde. Ayan. Plastic naman siya, di ba? Lublob lang ng ganyan. Nahilamusa na siya. And then, patuyuin lang siya ng ganyan. And, isa yun. Ayan. Pwede ilagay yung plan. Photos. Lahat. Kailangan linisin. Huwag naman masyado magtatagal sa ilalim ng araw kasi baka mamuti. Ayan, okay. So, close lang natin para natin hinuhugasan. Paano papatuyuin sa ilalim ng araw? Make sure ha, nang nalilinis talaga siya. At yung tubig ang maglulusaw ng alikabok. Patutuluin lang. Dito na siya matutuyo. Kung meron naman kayong storage, ako hindi ko na siya dinidismantle. Ganyan na siya namin babalutin. Tapos pahihigain na lang sa bodega. And there it is. Kompleto na sila. You wonder, no? Ang daming space na kailangan pag binaklas mo. Ganun po talaga. But you know, if you really want to preserve everything that you invested in, at lahat yan, mahal din naman yan, ano? Pag pinagsama-sama mo, I think organizing and preserving the things you invest in is the best life. So what did we learn today? Simple. Number one, take down all decor carefully dahil ayaw ninyong makasira ang mahal. Organize the same things together para hindi nawawala at sabog-sabog. Kumuha ka ng isang plastic, nandun na lahat ng magkakapareho, right? Number two, clean with water or dusting before wrapping and storing dahil ayaw natin ng madumi na binabalot na pag binukas mo ulit, ang dumi-dumi na naman. So it also helps preserve everything. Number three, use bubble wrap for the breakables. Hindi mo lang alam pagka yan ay nabalibag sa loob ng bodega, baka magkabasag-basag or gasgas. Number four, roll the lights that still work. Alam mo naman magtatago kayo ng pundi na, hindi ba? Neatly with paper, wag plastic. Kasi baka mainit ang paglalagyan nyo, ang plastic ay matutunaw sa plastic din na Christmas lights, okay? So use paper. Number five, each set of decor in plastic bags for easier unpacking para isang bunot mo lang, nandyan na silang lahat, right? Kasi pagka nagde-decorate tayo, one kind at a time, di ba? Na ikakalat mo sa tree. Number six, plastic crates. Kasi pagka ito ay papel or karton, malamang masira. And number seven, label or color code your crates para hindi nawawala and hindi bukas-sarado sa bodega. Huwag masyadong malungkot dahil wala ng Christmas tree. I know medyo malungkot, di ba? Pero Christmas can be everyday kung gusto ninyo. Lalo na if you live your best life, it's Christmas all the time. So I hope you liked that and you learned a lot, and there's going to be a lot more of these instructionals para meron din kayo matutunan from my own experiences. And if you like this, please like, comment, and share. Dahil binabasa ko ang comment ninyo. Ring the bell button so that you get notified about the next episode of my YouTube channel, Rated Korina! So until the next episode, bye!